pinauna nilang negosyo, di nagtagal ay nalugi din ang burger business. Dahil dito ay nagdesisyon na lang ang mag-asawa na subukan ang swerte sa ibang bansa at magtrabaho sa Amerika. Your voice, your style, my drum. The Boys Challenge. Kilalang nagpasikat ng buy one take one promo pagdating sa hamburger, isa na ngayon ang Angel's Burger sa pinakakilalang burger chain sa bansa. Bagamat sumikat din dahil sa iba't ibang meme na ikinabit na sa brand nila, ay di natin maikakaila ang naging tagumpay ng pangmasang burger. Pero paano nga ba nagsimula at ano ang susi sa naging tagumpay ng tinaguriang burger ng bayan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Angel's Burger at kung sino ang mga tao na nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Angel's Burger sa kagustuhan ng mag-asawang Joseph at Victoria Mujica na magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya. Bagamat parehong may trabaho, ay naisip ng dalawa na di ito sapat at nagdesisyon na sumugal sa negosyo. At dahil mahilig sila sa pagkain, idagdag pa na magaling magluto ang kapampangan na si Victoria o mas kilala na Vicky, ay negosyong pagkain ang naisipang simulan ng mag-asawa. Kumuha sila ng franchise ng isang burger business at sinubukan ding pasukin ang iba pang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Noon pa man, mga kasangkay, ay nakagawian na talaga ng dalawa na ipangalan ang mga tinatayo nilang negosyo sa kanilang mga anak. Gaya na lang ng dalawang nauna nilang negosyo na Cholos Gutuhan na ipinangalan sa anak nila na si Carlo Angelo at ang Jomas Bulalo na ipinangalan naman sa isa pa nilang anak na si Jose Manuel. Maraming hirap at pagsubok na mararanasan ang mag-asawa sa kanilang pagninegosyo. Ngunit hindi ito naging dahilan para sumuko ang dalawa. Nagpatuloy lang sila hanggang sa ipinanganak na nga ang kauna-unahang anak nila na babae na si Angelica, kung saan kukunin ang pangalan ng negosyo na magbabago sa buhay nila. Taong 1997, nang maisipan ng mag-asawang Mojica na magtayo ng sarili nilang burger business na tinawag nilang Angel's Hamburger, na kinuha ang pangalan mula sa kanilang anak na si Angelica o Angel. Sa puhunan na 20,000 pesos ay sinimulan nga nila ang negosyong burger na di kalaunan ay naging matagumpay naman. Sa katunayan nga ay umabot pa ito ng 20 branches nung kalakasan nito. Pero gaya ng mga nauna nilang negosyo, di nagtagal ay nalugi din ang burger business. Dahil dito ay nagdesisyon na lang ang mag-asawa na subukan ang swerte sa ibang bansa at magtrabaho sa Amerika. Ipinagkatiwala nila ang kanilang tatlong anak at ang mga naiwang negosyo sa kapatid ni Vicky. Hindi naging madali ang buhay ng mag-asawa bilang mga OFW. Nagtrabaho sila sa iba't ibang Filipino fast food restaurant kung saan ay marami din silang matututunan pagdating sa pagtitimpla ng masasarap na pagkain na di kalaunan ay magagamit din nila sa kanilang food business. Bagamat naging mahirap ang buhay ng mag-asawa sa Amerika, ay may hindi inaasahang swerte na darating sa kanila at magiging susi upang muling buhayin ang naluging Angel's Hamburger. Isang swerte ang dumating sa buhay ng mag-asawang Mojica nang minsan ay maimbitahan silang pumunta sa Las Vegas ng pinsa nila. Dito, sinwerte si Vicky na manalo sa slot machine ng $10,000 o 500,000 pesos sa halaga ng pera natin noon. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa at agad-agad na umuwi sa Pilipinas para makapiling ang mga anak at muling buhayin ang negosyo nilang Angel's Hamburger. Gamit ang perang napanalunan ni Vicky at ang mga kaalaman na nakuha sa mga fast food restaurant sa Amerika, ay mas pinaganda ng mag-asawa ang Angel's Burger. Pinalitan nila ang kulay ng tema nito at ginawang pula at dilaw.
Umisip din sila ng mga bagong marketing strategy gaya ng buy one take one at mas pinasarap ang timpla ng kanilang burger. At dito na nga nagsimula mga kasangkay ang unti-unting pagsikat ng pangmasang burger chain na kilala na natin ngayon. Patuloy ang pag-eeksperimento ng mag-asawang Mojica sa timpla ng kanilang burger hanggang sa makuha na nga nila ang kilalang lasa ng Angel's Burger ngayon. Pero ang talagang magpapasikat sa kanila ay ang kanilang buy one take one promo na talaga namang pumatok sa mga customer. At dahil nga sa masarap at murang burger ng Angel's ay binalik-balikan at pinilahan ito ng masa at nakilala nga sa kanilang slogan na ang burger ng bayan. Isa pa sa naging susi sa tagumpay ng kumpanya ay ang pagbubukas ng pinto nila para sa franchising na nagbigay daan para mas dumami pa ang mga branches nila sa buong bansa. Mula nga sa 20 Angel's Burger dati ng mag-asawa ay umabot na sa mahigit 1,800 branches ang mga Angel's Burger ngayon sa buong bansa. Noong 2019 lang ay binuksan nila ang kanilang 11th komisari sa Marikina na nagbigay trabaho sa 500 katao na karamihan ay mga taga Marikina din. Sa ngayon ay patuloy pa din ang tagumpay ng Angel's Burger. Ipinasa na din ng mag-asawang Mojica ang pagpapatakbo ng negosyo sa kanilang mga anak. Ang anak nilang si Carlo Angelo o Cholo ang presidente na ngayon ng kumpanya. Samantalang ang pinagkunan naman ng pangalan nito na si Angelica o Angel ay nagtayo din ng sarili nitong food business kasama ang mga pinsan na tinawag nilang Fat Cousins. Ayon kay Angel, ang Fat Cousins ay parang high-end na Angel's Burger. Dahil maliban sa burger, ay nag-aalok din sila ng roast beef at baby back ribs. Ang kwento ng Angel's Burger at ng mag-asawang Mojica mga kasangkay ay kwento ng inspirasyon para sa marami na gustong pasukin ang pagninegosyo. Bagamat nakatikim ng maraming kabiguan at pagkalugi sa negosyo ay hindi agad sumuko ang dalawa. Nang magkaroon ng pagkakataon ay muli nilang binalikan at pinaganda ang nalugi nilang negosyo. Hindi rin sila gaya ng iba na nang magkaroon ng malaking pera ay ginastos lang sa mga wala namang kwentang bagay. Naging masinop sila sa paggastos at ginamit ang lahat ng pera nila sa pagpapaganda ng Angel's. Dahil naniniwala silang mas malaki ang balik nito kung magtatagumpay ang kanilang negosyo. At hindi nga sila nagkamali dahil alam naman natin ang naging tagumpay ng Angel's Burger, ang isa sa pinakasikat at minahal na burger ng bayan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Angel's Burger? Personally ay natuwa ako nang malaman ko ang kwento ng burger chain na to. Tanda ko pa yung first time kong nakakain dito nung mga panahong nag-a-apply pa lang ako ng trabaho at kulang yung pera ko para kumain sa mga fast food. At sakto nga na nakita ko yung pila ng mga kapwa ko aplikante sa Angel's Burger. Natuwa ako dahil sa murang halaga ay nakatikim na ako ng masarap na burger, buy one take one pa. Kayo ba mga kasangkay? Pakishare naman yung mga kwentong Angel's Burger ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.